Hey. What's up? Good evening, good afternoon, good evening, good day. Can you hear me? Narinig niyo po ba ako? Yes. Welcome po sa ating daily topic. Facebook Live daily topic. Again, mamimigay na naman po tayo ng cash. Magkano pa mamimigay natin? 300 pesos muna ngayon. So, congratulations pala sa mga nanalo, no? Naka-post na po kung sino yung nanalo ng cash. You have only 24 hours para ma-claim po yun. I-PM nyo po ako kung paano nyo po ma-claim yung cash. Alright? Pwedeng cash, pwedeng load, pwedeng pangbawas sa shipping fee, pwedeng product worth na kung ano yung, kung magkano yung katumbas ng cash na makukuha mo. Pwedeng members price po yun, no? So, yes. Are we live? Pakipusuan po kung naririnig nyo po ako. Okay po ba yung audio natin? Alright. Okay ba yung audio natin? Tingnan mo nga sa cellphone mo. So anyway, ngayong gabi na to o ngayong hapon na to, no, bibigyan ko po kayo ng magandang topic po ulit. Magandang value, additional value po, no? So ang topic natin is bakit hindi po kayo nakakabenta? Okay, bakit hindi po kayo nakakabenta? Dalawang rason kung bakit hindi po kayo nakakabenta at dalawang strategy para makabenta. Ah, ganda ng topic, 'di ba? So shoutout kay Tita Norma. Uy, nanonood si Tita Norma. Sino ba yung nanonood ngayon? Si Ma'am May Shelly Yi ng Hong Kong. Thank you for joining us. Si Ma'am Irma. Parang nanonood din yata. Yun, Ma'am Irma. Buongiorno. So, again guys, sa mga first time po ako ma-meet, first time manood po nito, I'm Arthur Makogay Jr. You can call me Mr. Worldwide. 12 years ago, kagaya nyo, I started from the bottom. Registered nurse po ako by profession. Pero hindi na ako nagtuloy kasi I saw this opportunity na magbenta ng sabon, mag-direct selling, mag-online selling, mag-network marketing. So, for 12 years, yan po yung ginagawa natin, tinrabaho po natin. And for 12 years po, yan, dyan na rin po natin nakuha yung mga pangarap po natin sa buhay, no? Yung dream home ko, dream cars ko, dream travel ko, dream wife ko, dream family ko. Halos dito ko na po nakuha, syempre with God's help. And syempre, founder din po ako ng Alpha Team. So, every month nagtatravel po ako sa buong mundo to teach a lot of people kung paano po kumita, yumaman, at gawin ang negosyo po ng online selling o direct selling or skincare product selling, no? So, founder ng Alpha Team International, I've also created more than 100 multi-millionaires po under sa organization po natin. At marami na rin po tayo mga OFW na natulungan na mapauwi. Hindi lang po mapauwi, magpabalik-balik po from Pilipinas at sa abroad dahil po dumarating sa point na libre na po yung kanilang ticket dahil nga po sa negosyo po na to, no? So, ngayong hapon na to, gaya ng sinabi ko po, bibigyan ko po kayo ng napakagandang topic. No, bakit hindi po kayo nakakabenta or nakakapag-close ng deal? Ano yung dalawang rason na yan? At the same time, ano yung dalawang strategy para makontra mo or para makabenta ka? Okay? So, isa sa mga rason po, no, at napaka critical na dahilan kung bakit hindi po kayo nakakabenta, it's because you don't have a full pipeline. Meaning, kokonti masyado yung kinakausap mo. Pwedeng nag-aalok ka, pero ang inaalok mo is isang tao kada isang araw. So, we don't expect na lahat ng aalokin natin, bibili po ka agad ng produkto, no? Naalala ko nga ho, nung nagsisimula po ako sa negosyong to, once na nakuha ko po agad yung produkto, kahit po yung katabi ko sa bus, katabi ko sa MRT, inaalok ko po, no?
Kasi nga ho, basically, ang pagninegosyo kasi is a numbers game. Mas marami kang nakakausap, mas marami kang naalok, mas malaki yung chance. Okay? Mas malaki yung chance na may bumili sa'yo, no? Parang ganito lang ho yan. Lahat naman po tayo, alam natin yung basketball, no? Kahit hindi ka marunong mag-basketball, kung isang beses ka lang o 10 beses ka lang shumot, malaki ang chance na hindi papasok o hindi shoot yung 10 shinut mo na bola sa basket. Tama ho ba yun? Pero kung sabihin natin, parehas tayo hindi magaling, 10 beses ka nag-shoot, pwede yung 10 na yon hindi pumasok. Pero ako, 1,000 ako na beses shumot ng basketball. So, may chance na sa 1,000 kong shoot, merong chance na 10 doon pumasok. O 100 doon pumasok. O 1,000 doon pumasok. Or kakashoot ko, napapractice ako, gumagaling ako ng gumagaling, kakashoot ko, napapractice yung braso ko, yung pagtira ko ng bola, nasasanay ako. So sa 1,000 na shoot, sa 1,000 na ginawa kong shoot, pwedeng kalahati doon pumasok sa basket. Diba? So ganun din po sa pagnegosyo, no? O ganun din po sa pag-aalok ng produkto natin or pag-aalok ng opportunity ng negosyo natin. So kung ang inalok mo lang 10 sa loob ng 1 taon, 10 tao sa loob ng 1 taon ang inalok mo, don't expect na yung 10 na yon yun na kaagad yung magpapasok sa'yo ng malaking pera or magbibigay ng malaking benta sa'yo. Diba? Pero kung sa 1 araw, kumakausap ka ng 100, possible sa 100 na yon 10 ang bumili. Kung araw-araw ka kumakausap ng 100 na tao, no? Meaning naman ang kumakausap, ini-introduce mo yung business eh. Maraming paraan para kung mausap. Pwede ka mag-video, kagaya ng ginagawa ko po ngayon, video live. Kausap kita ngayon live, mamaya may manonood po nito na replay. So, in a way, dumadami po yung exposure ng kinakausap ko po. So, pwede kang mag-Facebook live, pwede kang mag-post, pwede kang mag-video call, pwede kang mag-text, tawag, or pwede kang magpatawag ng malaking gathering dahil bawal pa po dahil sa panahon ng pandemic, hindi pa po natin yung pwede gawin. No? Magpapatawag ka sa function room ng Jollibee or McDonald's na dati ginagawa po natin yan, no? Or pwede ka mag door to door, pwede ka mag house to house, di ba? Pinakamadaling paraan po is magtatawag po, no? Cold calling ang tawag po doon, no? So, yan yung pinaka number one reason. Hindi masyadong, hindi puno yung pipeline mo. When we say pipeline, kukunti yung mga nakapila or kukunti yung mga dapat mong kausapin. Ay, iaangat mo? Ika. Iaangat natin si Baby Worldwide. Ayan. So, say hi, Baby Worldwide. Say hi. Hello. Oy. So, guys, iaangat lang natin si Baby Worldwide. Nakuha mo kasi lakas ng hangin. Gulong. So anyway guys, no, yan po yung isang rason. Masyadong kukunti yung kinakausap ng tao kaya wala kang masyadong nabibentahan, no? Why not mag-target ka, like let's say, imbis na 1 tao sa 1 araw ang inaalok mo, let's say mag-alok ka ng 100, diba? I do remember ang target ko nung nagsimula po ako, 20 na tao everyday, 20 na tao po, kakilala, hindi kakilala, nakatabi sa jeep, nakatabi sa bus, nakatabi sa train, as in talagang aalukin ko po sila, no? Bahala na kung mapahiya ako, kasi sabi ko nga sa sarili ko, kung hindi ko gagawin, hindi ako matututo. Kasi the more mong ginagawa yung isang bagay, the more ka rin masasanay, no? I'm sure mag-agree sa akin yung mga kapwa nating OFW na nanonood ngayon, no? Naalala nyo po nung first time nyo po sa abroad, first time mong first day, second day, third day mo, first week mo na magtrabaho sa employer mo. Di ba? Nahihiya ka, hindi mo alam gagawin. Pero nung maka 6 months ka na, dahil araw-araw mo ginagawa, nasanay ka na. So parang wala na lang. 3 taon na, nakikipagsagutan ka na ngayon sa amo mo. Di ba? Dating siya lang, amo mo lang sumisigaw. Ngayon, nakikisigaw ka na rin. Kasi nga, nasanay ka na. Ganun rin po sa pag-aalok. Kailangan mo lang masanay. Kung dati hindi ka sanay mag-alok, mag-alok ng produkto, mag-alok ng negosyo,
masasanay ka rin, kailangan mo lang ng gawin ng gawin ng maraming beses. So, number one, hindi full yung pipeline mo, konti yung kausap mo. Number two na rason kung bakit hindi ka makabenta or hindi ka makapag-close ng deal kasi pag nag-alok ka, hindi ka nakakarating doon sa closing stage, no? Meron tayong tinatawag na selling cycle po, no? Sana mapag-aralan nyo po yan, mabalikan nyo po yung mga Facebook live ko po, yung mga training ko sa YouTube, you can subscribe sa YouTube po. May tinatawag pong sales cycle. Kung gusto nyo po malaman yung sales cycle na yan, PM nyo po ako, isi-send ko po sa inyo YouTube video nyan. So, sa sales cycle, meron tinatawag na closing stage. Yung closing stage, okay, yan po yung pinaka-vital, pinaka-crucial po para ko bumili yung kausap natin. Yes, inaalok mo siya, pinapakita mo yung produkto. Well, in fact, dinidemohan mo pa nga yung tao eh. Diba? Kaya lang, nakakalungkot dito, hindi mo tinatanong kung ano yung order niya. Or hindi mo tinatanong kung kailan mo i-deliver yung products niya. Yun yung sinasabing closing stage po. Tanungin mo kung ilang package, ilang sabon, ilang cream, diba? Anong package yung ibibigay or yung bibili niya sa inyo. Kasama po kasi yun, okay, sa pagbibenta, yung tinatawag na closing stage. Diba guys, pag bumunta ka sa isang restaurant, tinatanong ng waiter, what's your order? Part of selling po yun. Tatanungin mo, anong order mo? Ito ba order mo? Or ikaw yung nagsiset ng order? Ang importante, dapat maklose yung deal. Okay? Para ho malaman nyo po yung mga sasabihin nyo po sa closing stage. Okay? Umatid po kayo ng daily mentoring program. May Zoom po yan, may Facebook Live po yan. Para malaman nyo po yung sales cycle, send PM nyo po ako, i-send ko po sa inyo YouTube channel po o YouTube video po. Or follow nyo sa YouTube ko po, no, Arjo Macoy Jr. So, yan po yung dalawang rason kung bakit hindi ka nakabenta. Wala ka masyadong kinakausap. Ang onti masyado ng kinakausap mo, kaya konti yung nako-convert na close deal, no, na kliyente. Number two, hindi ka nakarating sa closing stage. Okay, panay alok ka lang. Hindi mo tinatanong kung anong o-order or kailan i-deliver. Okay? Or hindi mo alam kung paano mag-handle ng objection. Number, so yan po, dalawang rason kung bakit di ka nakakabenta. Alright? So ngayon, bibigyan ko kayo ng dalawang strategy. Okay? Practical na strategy po para ho makapag-close deal kayo. Number one, sabihin mo kaagad yung intention mo, no? Kung bakit mo sila kinakausap, inaalok, pinuntahan sa bahay, kung bakit mo sila finifacial demo, ano po ba yung inyong intention, no? Sabihin mo sa kanila, intention kong matulungan ka, intention kong mapagamit sa itong produkto na to para malinis yung mukha mo or para pumunti yung kilikili mo, or intention kong para kumita ka ng extra income, intention kong kumuha ng package na to or pumasok ka sa negosyo namin. So, sa umpisa pa lang, sabihin mo na kaagad yung intention mo. Okay? Huwag mo sabihin, isishare mo lang yung negosyo, kasi kung yun lang yung intention mo, nagsasayang po kayo ng oras parehas. Diba? Walang unang-una, walang mababago sa sitwasyon ng kliyente mo. Pangalawa, wala kang benta. So, hindi mo natulungan yung tao, nag-aksaya lang po kayo ng oras. So, number one, tell them your intention, no? Your intention is to close. Eh, sabihin mo sa kanila yun. Alright? Sana ho, you're learning, guys. Medyo mabilis kasi parang dumidilim na, no? Kailangan namin umakyat maya-maya, baka biglang maambunan si Baby Worldwide. Dumami, no? Mahirap pa naman pag dumami na yung anak. Okay, isa pa nga lang, medyo nahirap pa na konti. Pero, so, kaya ako binibilisan. So, if you're learning, guys, please comment AM. Again, sa mga first time lang po or kakapanood pa lang po nito, guys, balikan nyo po yung umpisa. Maganda po tong topic na to, no? So, again, namimigay po ulit ako ng cash. 300 pesos, no? Cash load, GCash, product, members price worth 300 pesos. Kung sino po yung pinaka-last na magko-comment ng Palawan trip. AM, free Palawan trip. Yan. Para AM. AM is, meaning yan, is committed, eh. Acknowledgement of the soul, ibig sabihin nun, eh. So, AM, Palawan trip. AM, free Palawan trip. Yon, AM free Palawan trip. So, kung sino po yung huling magko-comment niyan, okay, hanggang 12 AM ulit. So, binabantayan ko yun. Hanggang 12 AM. So, sino yung pinakalas na last na magko-comment ng 12 hanggang 12 AM, no? AM free Palawan trip. Manalo ng 300 pesos. Okay, so,
Let's do a recap. Okay? So, strategy para makapag-close ng deal, tell them your intention, no? Number two, tell them there are only two reasons na hindi nila gagawin to or hindi sila bibili. Okay? So, ulit. Strategy para makapag-close ng deal. Number one, sabihin mo agad yung intention mo. Intention mo matulungan sila, bumili sila ng product, sumali sila sa negosyo para magka-extra income sila or kuminis yung balat nila or gumanda yung balat nila or maging healthy sila. Number two, sabihin mo sa kanila kaagad yung objection nila, no? So, halimbawa, binibenta mo si Fatima. Dalawa lang ang dahilan kung bakit hindi mo gagawin tong N-word o hindi ka bibili ng package. Okay, i-indicate mo kaagad, tell them yung objection bago ba nila sabihin sa'yo, no? Number one, iisip mo, hindi gagana yung product o hindi mo gagamitin ito. Diba? Yun yung unang dahilan kung bakit hindi sila bibili. Sabihin mo yung kaagad. Number two, hindi ikaw yung decision maker o hindi ikaw yung nagdi-desisyon sa pera mo. So, syempre, kapag sinabi mo yun, kung sasabihin nila, hindi, gagamitin ko yan kasi nasubukan ko na maganda yung product. Saka ako naman yung naghahawak ng pera ko. Akong nagtatrabaho. Ako nagde-decide kung saan ko bibili yung pera ko. So, sila na mismo nag-close sa sarili nila pag ginawa mo to. So, balikan nyo po ulit, guys. Napakaganda ng topic na to, no? So, kailangan na po namin umakyat kasi parang andilim na po, no? Andilim na nung langit. So, guys, maraming salamat po sa mga nanood, sa mga sumusuporta. Nadagdagan na naman po yung ating training bukod sa daily mentoring program. Meron po tayo nito daily topic, no? Mabilis ang training. So daily topic, everyday po 'yan. Kung may libre tayo habang nating binabantayan si Baby Worldwide, magbibigay ako ng mga magagandang topic. If you have any topics na gusto mong matackle natin, i-PM niyo po ako para po mailatag ko po sa inyo. So, announcement lang po mamaya, meron po ulit tayong daily mentoring program. Maganda po yung topic natin doon. Marketing mastery po, no? So, napakaganda ng topic namin. Nasa theoretical pa lang po kami. Pwede po kayo mag-enroll. And then, may libro po akong lalabas po. Abangan nyo po yung libro na yan. Napakaganda ng libro na to, no? Inaayos po namin, no? Papublish natin yung libro na yan. Salamat sa mga nag-commit na nabibili ng libro ko po, authored by Arthur Macogay Jr. po. So, tungkol saan po yung libro? Tungkol po sa pagnenegosyo. Siyempre, yun naman po yun, eh. Pagnenegosyo, tungkol sa social media, tungkol sa pag-handle ng pera. So, yan po yung libro na nilahat-hala ko po, no? Inaayos na po natin yan. So, follow my Instagram, YouTube channel po for more trainings. Salamat po sa inyo, guys. Again, namimigay po ako ng cash sa pinaka-last naman magko-comment ng AM Free Palawan trip. Hanggang 12 o'clock po, aabangan po natin. Oh. Thank you. Oy, shout out kay Ma'am Claire. Thank you for joining us. Coach Boots, Ma'am Lisa, Ma'am Matet. Thank you for joining us. Lizelle Santiago ng Rome. Thank you. Ma'am Nora Baklig ng Hong Kong. Gemma ng Saudi. Shukran. Thank you, guys. So, hanggang doon na lang. Pakitag yung mga members nyo para po mapanood po nila ito. Ang ganda ng topic. So, bye guys. Bye. God bless. Always remember to put your hustle on and keep it strong, guys. This is Mr. Worldwide with Baby Worldwide and Mrs. Worldwide.